Hello mga ka-Neptune. So today, usapang sprocket naman tayo kasi sabi ko lulubos-lubusin na lang natin yung paggawa ng video ngayon. So kakatapos ko lang gumawa ng video regarding sa pagtutono ng karburador. Ngayon naman yung pag-usapan natin is yung paano yung tamang pagpili ng sprocket. Both engine sprocket at saka rear sprocket. Okay? So, yan. Dito tayo para makita natin yung 3040 na sprocket natin. So, okay. So, umpisahan natin. So, yun. Bakit pala tayo magpapalit ng sprocket? Or kailangan ba nating magpalit ng sprocket? Yun yung tanong. Well, ang answer ko po sa inyo is depende po sa application ninyo. Okay? So, kung hindi po kayo expert, yung 14-tooth sprocket po na ito, yung standard 14-tooth sprocket natin, at saka yung sa likod na 34 sprocket natin, is okay na po yun. Magsusuffice na po yun kahit saan. Okay? Kung yun. Pero kung yung kuan, yung lugar nyo is medyo mabundok, katulad ng Baguio for example, I suggest na mag low speed sprocket kayo. Yung low speed sprocket is hindi naman siya necessarily mabagal, kundi tawag nito, mababawasan lang yung top speed mo na never mo magagamit, at which is 120 km per hour, hindi mo naman magagamit yung tawag nito, yung 120 km per hour mo sa tawag nito, sa Baguio. So, yung gagawin mo is maglo-low speed sprocket ka para madagdagan yung hatak, kasi mas importante yung hatak kesa sa top speed kapag yung area mo is elevated. Yun, yung bundok ka, maraming corners, mga ganun. Kasi kapag naka-high speed sprocket ka, pangit ka sa cornering. Okay? At saka pangit yung hatak mo, pangit ka sa ahunan. Okay? So, 14 tooth, yung gagawin mo lang is kukuha ka ng 13 tooth. Okay? So, compare natin yung size nila. So, kitang-kita na mas maliit yung tawag nito, yung 13 tooth sprocket kesa sa 14 tooth sprocket. Okay? So magbabawas ka lang ng isang ngipin sa harap. Okay? Dito 'yan siya. So magbabawas ka lang ng isang ngipin dito. 'Yan, para lalakas ka sa arangkada, lalakas ka sa ahunan, gaganda yung cornering mo. Pero yung downside ng paglo-low speed ng sprocket is kapag nasa highway ka, which you're doing high speed, ma-vibrate sa makina ko. So, idea lang ito kapag city riding, o kaya nasa bundok ka, ganon. Okay? So, pwede ka rin mag minus 1, plus 2. So, from 13 tooth sprocket, from 34 sprocket, pwede kang mag-upgrade ng, ito. Pwede kang magpalit ng 36 para makuha mo yung minus 1 from 14, gagawin mo siyang 13 hanggang kuan, tawag nito. Tapos yung 34 naman, plus 2, 36, okay? 13, 36. Okay? So, based on my observation, ito na yung pinaka low speed sprocket na pwede mong ilagay sa Neptune, kasi tawag nito, masyado nang ma-vibrate ito. Pero maganda ito sa cornering. Ideal yung ganitong combination kapag yun, masyadong rough road yung lugar nyo, o kaya yon, drag race na mga friendly drag race na 200 meters, maganda yun tong 1336. O kaya yon,
mga bangkingan, napakaganda ng 1336 para sa Neptune natin. Okay? So far, ito yung tinatawag nating low-speed sprocket combination. Either magpapalit ka lang ng isa ng 13 tooth sa harap or magpapalit ka ng 36 tooth sa likod or you can do both. Okay? So, yun lang. Sa standard na makina, kahit wala kang upgrade, okay lang magpalit ng sprocket. Actually, ito yung pinaka-basic na pag-upgrade ng sprocket. Depende sa application mo. Okay?